Sa edad na 61 ay pumanaw noong June 24, 2021 ang 15th presidente ng Pilipinas na si Benigno Noynoy Aquino. Sino nga ba si Noynoy? Ano ang kanyang mga naging kontribusyon sa mundo ng politika? The Philippine Showbiz List presents Ang Buhay ni Benigno Simeon Noynoy Aquino III. Si Noynoy ay pinanganak noong February 8, 1960 sa Far Eastern University Hospital sa Sampaloc, Manila. Siya ang pangatlo sa limang anak ni Benigno Aquino Jr. na isang vice governor ng Tarlac noong panahon na yon at kay Corazon Cumanco, anak ng isang prominent businessman ng Tarlac. Ang nag-iisang anak na lalaki ni Ninoy at Cory na si Noynoy ay may apat na kapatid na babae, sina Maria Elena or Balsi, Aurora Corazon or Pinky, Victoria Elisa or Viel, at Christina Bernadette or Chris. Nag-aral siya sa Ateneo de Manila University sa Quezon City sa kanyang elementary, high school at college education. Si Noynoy ay nakapagtapos ng Bachelor of Arts, Major in Economics degree sa Ateneo de Manila University noong 1981. Isa siya sa mga students ng former professor of economics sa Ateneo de Manila University na si former president Gloria Macapagal Arroyo. Noong 1983, pagkatapos ng 3 taon na paninirahan sa United States, ang kanyang pamilya ay bumalik sa Pilipinas pagkatapos pinatay ang kanyang ama noong August 21, 1983. Naging member siya ng Philippine Business for Social Progress at nagtrabaho bilang executive director ng PBSP. At naging parte ng Mondragon Industries Philippines Inc. bilang Assistant Retail Sales Supervisor at Assistant Promotions Manager para sa Nike Philippines. From 1993 to 1998, nagtrabaho siya para sa Central Azucarera de Tarlac, isang sugar refinery sa Cuanco-owned na Hacienda Luisita. Nagtrabaho siya bilang Executive Assistant para sa Administration from 1993 to 1996. Noong 1998, na-elect siya sa House of Representatives bilang representative ng 2nd District ng Tarlac at na-re-elect noong 2001 at 2004. Nagsilbi rin si Noynoy bilang Deputy Speaker ng House of Representatives from 2004 to 2006. Naging Chairman of the Board din si Noynoy ng Central Luzon Congressional Caucus. Dahil hindi na siya pwedeng ma-re-elect bilang representative ng 2nd District ng Tarlac dahil sa term limits, si Noynoy ay na-elect bilang senador noong 2007 Philippine midterm election noong May 15, 2007 under sa genuine opposition. With more than 14.3 million votes, si Noynoy ay ang pang-anim sa 37 candidates para sa 12 vacant seats. Ilan sa mga Senate bills na ginawa ni Noynoy ay ang The Budget Impoundment and Control Act, Senate Bill 2035 o Preservation of Public Infrastructures Bill na nais pataasin ang standards sa construction ng lahat ng public infrastructure by penalizing contractors of defective infrastructures. Noong September 9, 2009, pagkatapos ng pagpanaw ng kanyang ina na si dating Presidente Cory Aquino, inanunsyo ni Noynoy ang kanyang candidacy sa 2010 presidential election. During sa 2010 presidential election na hineld noong May 10, 2010, sa mga unofficial tallies na conducted ng Commission on Elections at ng PPCRV, si Noynoy ang naging leading candidate sa mga tallied votes para sa pagiging presidente at sa official congressional canvas. Si Noynoy ang nangunang kandidato para sa pagiging presidente. Noynoy Aquino was unofficially being referred to as President Apparent by the media. Noong June 9, 2010, sa Batasang Pambansa Complex sa Quezon City, ang Congress of the Philippines ay pinoklama si Noynoy bilang ang President-elect ng Pilipinas. May mahigit 15 million votes, habang si Judge Omar Binay, na isang former mayor ng Makati, ay pinoklamang Vice President. Nang nanalo siya noong 2010, nakuha niya ang 40% ng votes ng buong bansa. Ang presidency ni Noynoy ay nagsimula noong June 30, 2010 at naging ang 15th president ng Pilipinas. Simula ng kanyang presidency, tinatawag na siya ng media bilang si Pinoy. Ang presidential residence ni Pinoy ay ang Bahay Pangarap na located sa loob ng Malacañang Park sa headquarters ng Presidential Security Group. Si Pinoy ang unang presidente na ginawa ang Bahay Pangarap na kanyang official residence.
Nanumpa si Pinoy para sa oath of office noong June 30, 2010 sa Quirino Grandstand sa Rizal Park, Manila na pinangunahan ni Associate Justice Conchita Carpio Morales. Ang kanyang term ay nagtapos noong June 30, 2016 at sinundan siya ni Rodrigo Duterte. Ang kanyang panunungkulan ay nag-stabilize at pinalago ang ekonomiya ng bansa. Tinawag pa nga ang bansa bilang Rising Tiger of Asia sa panahon ng kanyang termino. Sa ilalim ng pamumuno ni Noynoy Aquino, ang rate ng paglago ng GDP ng Pilipinas noong 2012 ay 6.8% na sinasabing ikalawang pinakamataas sa Asia. Noong 2013, ang Time Magazine ay tinawag siya bilang isa sa mga 100 most influential people in the world. Post-residency. Pagkatapos na kanyang turnover ceremonies para sa kanyang successor na si Rodrigo Duterte sa Malacanang, bumalik si Pinoy sa residence ng kanyang magulang sa Time Street, Quezon City. Simula nung umalis siya sa office, nanatiling tahimik si Pinoy during sa Duterte administration at minsan lang lumalabas sa publiko. Personal life facts about Pinoy. Si Pinoy ay nakasurvive sa isang pamamaril noong 27 years old siya. Siya ay kailanman hindi kinasal at walang anak, making him the Philippines' first bachelor president. Ngunit nagkaroon ng karelasyon si Pinoy sa ilang mga babae gaya ni Nacionalani Soledad, ang counselor ng Valenzuela, Corina Sanchez, Bernadette Sembrano at Barbara Milano. Sinabi ni Pinoy noon na mas prefer niya ang younger women dahil gusto niya talagang magkaroon ng mga anak. Si Pinoy ay mahilig sa shooting, billiards at video games. Hindi umiinom ng mga alak, subalit siya ay naniligarilyo at umaming nakakaubo siya ng hanggang sa 3 pakete ng sigarilyo sa isang araw. Noong kampanya para sa pagkapangulo, ipinangako niya na ititigil niya ang paninigarilyo kapag siya ay nanalo sa halalan. Subalit, napagpasyahan niyang hindi niya ititigil ang paninigarilyo at sinabing maninigarilyo lang siya sa tamang panahon. Si Pinoy din ay isang huge car lover. Sa kanyang pagbisita pa nga sa Philippine International Motor Show noong 2010, nag-ikot-ikot ito at tumingin ng maraming mga sasakyan na nakadisplay. Sinabi pa nga niya na nagmamay-ari siya ng BMW SUV at isang Toyota Land Cruiser na ginamit niya sa kanyang presidential campaign period. Pagpanaw ni Noy. Si Noynoy ay na-confine sa Makati Center noong December 2019 for an executive check-up at undisclosed routine procedures. Siya ay na-confine sa isang intensive care unit. Kahit sinabi na kanyang spokesperson na kailanman hindi ito na critical condition at ang accommodation was just to limit visitors. Later, sinabi ni Senator Francis Pangilinan na kanyang confinement ay dahil sa kanyang kidney, kaya't kinailangan niyang magpatingin parate dahil sa kanyang medical condition. Noong early hours ng June 24, 2021, si Noynoy ay natagpuan ng kanyang mga maid na nakahiga na walang malay sa kanyang recliner sa kanyang bahay sa West Triangle, Quezon City. Kaya dinala agad siya ng ambulance sa malapit na Capitol Medical Center sa Diliman, kung saan diniklara siyang wala na at 6:30 in the morning. Ayon sa kanyang personal chauffeur, si Noynoy ay na-schedule sana na i-dialysis noong June 21, ngunit tinanggihan niya ito dahil mahina na ang katawan niya. May isa pa sanang dialysis na nakaschedule bago siya pumanaw, ngunit hindi rin ito natuloy sa parehas na kadahilanan. Ang kanyang remains ay nakremate sa araw mismo ng kanyang pagkamatay at nakaschedule na ilibing katabi ng puntod ng kanyang mga magulang sa Manila Memorial Park sa Parañaque ngayong June 26. Ilang oras pagkatapos ng announcement na pagkamatay ni Noynoy, si President Rodrigo Duterte ay nagdeklara ng 10-day period of national mourning from June 24 to July 3, 2021. Dineklara ni President Duterte na lahat ng pamansang watawat ay ililipad sa half-mast bilang tanda ng pagluluksa. Honors and Awards. Ito ang ilang mga honors at awards na natanggap ni Noynoy during his lifetime. Rest in peace, President Benigno Simeon Noynoy Aquino III. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito.
Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!